Pag-aralan natin, mga ka-taxpayer ko, ito po ay nire-record ko para pwede niyong balikan sa YouTube. Okay? So, ang topic natin is original entry versus final entry. Sa kolehiyo, nung ako'y nag-aaral, 1982 hanggang 1986, ang tinuro ng mga professor ko, ang original entry daw ay kahalintulad ng final entry. So, ngayon, pinabubulaanan iyan, hindi ni Emilino T. Maestro CPA, kung hindi pinabubulaanan yan ng BIR. Yan yung ipapakita ko sa araw na ito. So, accounting entries. Ang ibig sabihin ng accounting entry sa mga hindi nakakaalam, ito po ay interpretasyon ng taxpayer sa kanyang transaction. Interpretation. So, exclusive yung interpretation ng taxpayer sa kanyang transaction. Hindi ho pwedeng ipasa ng taxpayer yung kanyang interpretasyon kahit kaninong tao. Sa CPA niya, sa bookkeeper niya, sa manager niya, at lalong-lalo na hindi niya pwedeng i-waive sa mga BIR officials yung kanyang interpretation. Exclusive yon. Yun po ang accounting entry. So, sabi ho ng, ito galing naman to sa pinag-aralan natin, yun daw entry sa general journal ay ilalagay sa ledger. At walang makakarating sa ledger na hindi galing sa journal. Okay. So, dun po nagsimula yung original entry sa journal at ang patutunguhan niya ay final entry ledger. So, yung journal at saka yung ledger ay iisa o identical o magkaiba sila. So, sa mga CPA, nakikita ko rito si Joey. Joey, kamusta ka? So, sa mga CPA na nandito, yung journal ba at saka ledger ay iisa o identical? Pwede niyong sumagot kahit sino. Taas niyo yung kamay niyo, kaya mag-ano kayo. This is a forum para maturuan natin yung mga susunod na henerasyon. Kailangan ko mag-participate po kayo. Eto po kayo. Ayan. Yan yung mga kausap ko sa araw na to. At hindi po ako nagmamadali na ituro sa inyo. So, sinong gustong magsalita tungkol sa tawag nito sa magkaiba ba o magkaparehas ang journal at saka ledger? Any answer? Buksan niyo yung mic niyo. Okay. So, hindi po sila magkaparehas. Okay? Hindi po sila magkaparehas. Ito po yung sabi ng batas. At gusto ko sanang isabihin sa inyong lahat, huwag kayong maniwala sa akin. Kasi ang pinaniniwalaan ko, batas. So, imbis na sa akin kayo maniwala, pakiusap ko, suggestion ko, ang paniwalaan nyo yung batas ng Pilipinas. Okay? So, ito po yung sabi ng batas ng Pilipinas. Ano ba definition? Nagkakalituhan kasi yung mga tao kung hindi natin aalamin yung definition. Ang definition ay nagdadala sa atin sa isang lugar para hindi tayo mag-away-away. Nagdadala sa atin sa isang place para pare-parehas yung kaisipan natin. So, ang BIR, dinefine niya ang terminolohiya na tinatawag na journal. So, ang sabi niya, sa RAMO 1-2020,
Ang journal daw ay isang libro. At ang libro na to ay naglalaman ng original entry. Maliwanag yon. Ang journal ay libro na naglalaman ng original entry. At ang original entry na laman niya ay yung nangyari sa loob ng isang araw. Ang ibig sabihin, maraming transaction sa loob ng isang araw. So, i-interpret mo yung transaction mo through use of the accounting entry sa isang araw lang. O, yun yung sinasabi nung batas natin. Ayan po, pwede niyong i-double check sa Ramo 1-2020. So, nabanggit yung original entry. Ngayon, sabi din ng Ramo 1-2020, ayan, ano naman daw yung ledger? Ang ledger ay isa ring libro na naglalaman ng final entry. So, maliwanag na binabanggit yung isa original at isa yung final. Pwede bang maging yung original ay siya ring final? Pwede. Wala namang nagsasabi na hindi pwede. Pwede din. Kaya lang, yung ba yung intention? Yung ba yung sinasabi ng BIR? At the end of the day, BIR ang magbabasa ng libro nyo. BIR yung magsasabi kung tama yung interpretation nyo. Kasi sabi sa batas, binapayagan ang lahat ng CPAs, tsaka taxpayer, consultant, lawyer, na mag-interpret ng transaction niya, provided yung interpretation niya is supported by facts and supported by law. May legal justification. So, yun yung hinahanap ng BIR. So, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Yun daw final entry ay galing sa journal. O, ibig sabihin, nag-umpisa yung final entry sa original entry. Pag pinasok mo sa book na tinatawag na ledger, kailangan mo daw i-classify. O, BIR na nagsasabi, i-classify mo yung nasa journal na makikita show yung asset, liability, equity, and operating accounts. Pag binabanggit yung operating accounts, dinagdag ko lang to, it refers to revenue and expense. Okay? So, therefore, yung sinasabi ng BIR, kung yaan ay ang original entry ay also a final entry, wala ka nang i-re-reclassify o ika-classify. Okay? Yun yung sinasabi ng BIR eh. Kasi hindi magkapareha ang original entry at final entry. Kasi kung magkapareha sila, di isa lang ang tawag nila, di ba? Okay. So ngayon, ka-identify natin na existing. Yun lang naman ang gusto kong i-point out eh. Existing ang original entry at final entry. At ang nag-establish ay ang gobyerno. At ang nag-establish ay batas. O, revenue, audit, memorandum, order. Yung po ang ibig sabihin ng RAMO. Ayan. Now, saan daw makikita yung original entry? Ito ho wale yung sinasabi ng BIR. Yun daw accounts na nasa loob ng general ledger, galing daw sa chart of accounts. At yung chart of account, sabi ng BIR commissioner, o ikaw RO, i-request mo kay taxpayer. I-re-request. Bakit kailangang i-request yung chart of account? Kasi, ang BIR, hindi niya alam kung ano yung original entry mo at saka yung final entry mo. Ikaw yung gagawa ng original entry mo. Exclusive right mo yon. Also, exclusive obligation mo sa sarili mo. Gumawa ka ng chart of accounts
na merong original entry at merong final entry. At ibibigay mo raw sa revenue officer kapag nag-o-audit siya ng libro. Pero pag hindi nag-o-audit ng libro, yun lang yun. Hindi mo pwedeng ipamigay o ipakopya sa kapwa mo taxpayer kasi exclusive nga sa iyo. Bawat taxpayer, pag merong letter of authority, dapat magbigay ng chart of account. Ibig sabihin, you can control or influence the result of letter of authority through chart of accounts. Yun lang ang sinasabi rito, shortcut. Now, sabi rin sa Ramo 1-2020, yun daw RO e presumed to have a working knowledge. Saan siya may presumption ng working knowledge? Sa tax code. Saan pa? Sa mga BIR revenue regulations and ruling. So may presumption, pero not necessary a guarantee. So it is your responsibility na i-check kung may working knowledge nga o wala. Kasi ang i-apply niya sa interpretation mo ay yung tax code and BIR ruling sa mga accounting entries mo. So therefore, ano wala sa BIR? Number one, wala siyang accounting entries mo. Wala siyang chart of account. And number two, wala siyang definition ng inyong accounting entry. So therefore, you can control or influence the result of the letter of authority through accounting entries with definition. So eto ho yung proof na hindi alam nung revenue officer yung chart of account mo. Ang sabi sa kanya, should be familiar with chart of accounts and treatment of transaction taken up by the taxpayer. So, ang source ng kanyang facts ay galing sa taxpayer. So, therefore, may control, may restriction, may influence ang taxpayer sa kanyang chart of accounts at sa kanyang transaction. Treat, ang sabi rito, is treatment of transaction. Eh sir, bakit very important yung chart of account sa amin at paano namin tinitreat ang isang transaction? Pag sinabing transaction, yun ho yung sale, transaction ho yan. Purchases, transaction ho yan. Yung expense, hindi ho transaction yan. Okay? Ang transaction ho dapat dalawang tao. May buyer, may seller. Ang expense, tatapating ko kayo, intention ho yan. Yun hong original entry, yan po ay action or transaction. So, bago siya maging expense, kailangan siyang may intention. At kaninong intention yun? Mamaya natin pag-uusapan. So, babalik tayo dito sa pinag-uusapan natin. So, kung meron kang chart of account at meron kang definition ng chart of account, anong gagawin ng DIR? I-audit niya yung iyong libro base sa chart of account mo at treatment mo. Kung meron ka, yun yung sabi. Eh kung wala, sir, ano mangyayari? Doon lalabas ang arbitrariness ng BIR. Sabing ganon, kung wala ka raw ine-employ Section 6 ng tax code, i-validate nyo. Hindi Section 6, Section 43 ng tax code. So kung hindi ka daw nag-e-employ ng sarili mong chart of accounts, ng sarili mong treatment sa mga transactions mo. Pag sinabing transaction, mayroong buyer, may seller. So, may contract, may meeting of the minds, may consent. Now, kung hindi ka raw nag-e-employ ng accounting method mo under Section 43, ang sabi doon, si commissioner ay mag-i-intervene. I-execute ng sarili niyang opinion. Tandaan ho ninyo, ang opinion ho is true and correct dun sa taong nag-issue ng opinion. E sino'y mag-i-issue ng opinion dahil wala ka ngang ine-employ na accounting method? E di si commissioner.
Oh, favorable kaya sa iyo 'yun. Oh, marami tayong nakukuhang deficiency assessment sa iba-ibang klaseng ng taxpayers. Hindi favorable ang nangyayari. So anong gagawin natin? Dapat hindi natin bigyan ng pagkakataon, dapat hindi natin bigyan ng opportunity ang BIR commissioner na mag-issue ng kanyang opinion ayon sa ating mga transaksyon. So, anong gagawin natin ngayon? First, sinasabi ng batas, ang gusto nila is yung iyong accounting. Ayan, meron kang chart of account. So, ang chart of account mo raw, eh ganito. Again, RAMO 1-2020. Ang chart of account mo raw, dapat ang general ledger mo, ang nakasulat ay control account. At yung iba mong mga accounts, ang tinatawag ay mga subsidiary book mo. Actually, sasabihin ko sa inyo, yung RAMO kasi, 1-2020, hindi diniscuss yung operating accounts eh. Ang diniscuss, real account. Pag kasi diniscuss nila sa inyo, yung operating accounts, sales and purchases and expenses, talo nyo na ang BIR sa deficiency tax assessment. So, para medyo lituhin kayo, hindi ko sinasabing nililito kayo, para mabigyan kayo ng pagkakataon na i-improve ang sarili nyo, nagbigay ng analogy. So, ito ho yung analogy. Sabi dito, ang ilalagay mo sa ledger, control account. Maliwanag yon. Ang ilalagay mo sa subsidiary book, katulad ng account ng librong para sa customer at para sa libro ng creditor, account receivable, accounts payable. So, ibig sabihin, yung accounts receivable ay control account. Yung accounts payable ay control account. Ang sinasabi ng BIR, pag gumawa ka ng subsidiary ledger, hindi niya binabanggit ang journal, subsidiary ledger, itawagin mong account receivable pag iyong customer at accounts payable pag iyong vendor. Bakit? Bakit mo tatawagin? Kasi ang loob nun, ang nakasulat dito, details. Details. Ayan o. Ha? The customer, ayan. Ang nakasulat daw, details. Nakikita nyo ba yung aking ano? Bakit mali-mali? Ang nakasulat daw ay details. Ayan o. Recorded in details sa subsidiary book. So, siningit ko lang to kasi hindi nila dinidiscuss eh. So, for example, meron kang account receivable sa empleyado. Pwede yun. So, magdadagdag ka ng account receivable trade, account receivable non-trade, nasa sa'yo yun. So, yung hinahanap na details. Pero ang pinaka-importanting account dito, yung operating accounts, sales and expense. Kasi sa sales and expense, dun yung mga original entry bago siya maging final entry. For example, diniscuss ko to kay Mau. Diniscuss ko. Sabi ko, Mau, pag bumili ba ako ng ballpen, okay, pwede ko bang i-record yan as office supplies? Yes. Pwede ko bang i-record yung ballpen as cost of sale? Yes. Pwede ko bang i-record yung ballpen as gift or giveaway sa Pasko? Yes. Pwede ko bang i-record yung ballpen na salaries and wages? No. Ang sagot doon, yes. Kasi kung nasa chart of account mo na pwede mong i-record yung ballpen sa different type of chart, different type of accounting titles, walang pwedeng mag-prevent sa'yo. Pero kung wala kang accounting title na ina-identify na yung ballpen, pwede sa apat na klase ng accounting titles, eh mag-i-issue ng opinion yung BIR commissioner. So yung ballpen, sa pag-uusap natin dito, ay original entry. Yung chart of account mo na hindi mo mabibili. O may nabibili bang office supplies? May nabibili ba? Pagbili nga ng office supplies, ano susunod na tanong sa'yo?
Ano office supplies? Diba? So, ibig sabihin, ang office supplies is your control account. Ang ballpen is a detailed summary ng controlled account. Naintindihan nyo ba ako? Oh. So, ngayon, ito ho yung binigay sa ating dapat nating i-analyze, i-analyze logically, i-arrange natin at gawin ninyong accounting rules and regulation. Tawag ko ARR. So, maraming nagtuturo na ngayon, ha, na ang sinasabi nila na kailangan ng mga taxpayer ng sarili nilang ARR. Kasi kung meron kayong sariling ARR, hindi magagamit basta-basta ng BIR yung kanilang opinion o yung kanilang intervention sa inyo. Yan nga, yun, ibig sabihin, yun yung pampababa o pang-avoid ng deficiency tax. Okay. So, sir, saan galing? Yan. So, ito po yung ginawa kong simpleng analogy. Yung journal, original entry to eh. So, saan siya papunta? Di ba sa 2550Q? Di ba? Ang journal ay original entry. So, ilang journal meron tayo? Di ba dalawa? Subsidiary purchase journal at subsidiary sales journal. So, sino nagre-require ng subsidiary purchase journal at subsidiary sales journal? Di ba 2550Q? But, so, kung ang subsidiary purchase journal, journal nga eh. Subsidiary sales journal, journal nga eh. So, therefore, original entry sila. Dapat ang ipasok mo. So, saan yung end result ng mga journal na yon? Di ba sa 2550Q? E di saan tayo kukuha ng chart of account? E di sa 2550Q, ang laman ng 2550Q, chart of account. At ang chart of account yan ay original entry. So, yun yung bridge. Saan naman tayo kukuha ng final entry? Ledger daw. Pupunta sa 1702. O, saan tayo kukuha ng final entry? Ayan, sinabi na. Sa 1702, final entry. So, alam nyo na kagad na ang original entry papasok sa final entry. Ang original entry papasok sa final entry. So, ibig sabihin, ang value-added tax ay original entry, ang income tax ay final entry. So, ang susunod natin pag-uusapan, viral issue raw, ano pwede nating i-substitute sa invoice in support sa ating expenses? So, sa madaling salita, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang technique para hindi mag-participate ang BIR sa negosyo nyo, sinabi niya na ang requirement. Meron kayong chart of accounts, number one. Number two, meron kayong treatment of transaction. Pag pinagsama nyo yung dalawa, ang tawag doon, accounting rules and regulation. Okay. So, with that, pwede kayong magtanong sa akin, pero gusto ko lang idagdag ito. Sabi ng batas, nasa Ramo 1-2020 rin, walang makakarating sa ledger kung hindi manggagaling sa voucher, manggagaling sa journal. Walang makakarating sa ledger na hindi galing sa journal. So, mayroong bridge papunta. Ikaw to. Ikaw yung nag-i-interpret. Ikaw yung interpreter. Hindi BIR ho ang interpreter. Kayo
wag ho ninyong i-waive yung right ninyo to interpret your transaction. Purchase to expense. Purchase muna bago maging expense. Purchase is meeting of the mind between buyer and seller. Expense is the intention of the buyer kung anong gagamitin niya dun sa binili niya, sa subject matter. Ballpen, anong gagamitin ko sa ballpen? O subject matter, yon. Okay. Actually, biblical yan eh. Walang makakarating sa ama kung hindi galing sa anak. O imagine mo yung journal anak, yung ledger ama. Para mas madali. Okay? So, bago ako magtapos, ini-invite ko ho kayong lahat. Sa July 16, meron ho tayong seminar, How to Influence BIR to through the Checklist of LOA Requirements. At nandito na rin si, ano, si, sa July, si Attorney Linus, ini-invite kayo kung gusto nyo maging mas mataas yung kinikita ninyo at matuto kayo paano maging parang justice na rin kayo eh. Ito. Kasi yung mga justice, tatanungin kayo, hindi nila alam yung accounting eh. So, nakailangan nila ng mga accountant para tanungin kung tama yung ginawa ng mga taxpayer. So, sinasabi ni Attorney Linus sa akin, nangangailangan ang mga lawyer sa buong Pilipinas ng mga CPAs. Kaya lang hindi basta-basta CPA, dapat matrain yung CPA. Ano yung utak ng mga CPA justices? O minsan baka yung magawa ninyong case sa CPA cases, mga deficiency tax, sumama pa sa mga Supreme Court decision, ma-mention yung pangalan nyo as author nung ano, nung as author and expert witness nung tax cases. So, naghahanap po kami na mga ititrain na maging highly sought CPA na magiging expert witness. Ayan po. Sa January, sa July 23 na ho yung meeting. Ayan. Nandito si Mau. Mau, pakita ka nga sa kanila. Ayan si Mau. Ayan, kinakamot yung ulo niya. So, yung siya yung contact person natin dito, siya yung mag-o-organize sa atin. Next is, magkakaroon na po tayo ng, saglit lang ito, yan, may ex. Magkakaroon na po tayo ng expert CPA for CTA cases. Ite-train ko po kayo. Ako magte-train para sa mga working paper ninyo tsaka documentation. Si Attorney Linus Gallias ang magte-train sa inyo. Ano sasabihin nyo? Ano attitude nyo? Ano itsura ng mukha nyo? Ano damit na susuotin ninyo? Ano behavior nyo pag nakaupo kayo as witness? Hindi lahat ng tao ay bibigyan ng opportunity na maging expert witness ng Court of Tax Appeals. So kung CPA ka, may kakilala kang CPA at gustong maging negosyo to, ang pinakamababang hinihingi ng isang CPA bilang expert witness, isang araw lang naman kayo mag-expert witness, 150,000. Minsan umaabot ng milyon. Depende sa hirap ng kaso. Okay, so yun ho yung ina-advertise namin. At nandito rin si G. Si G. Santander. Nag-usap po kami kahapon. Magtatayo kami ng Review Center for TESDA Bookkeeping NC3. Para masiguro natin na magkakaroon kayo ng certificate at kung gusto nyong pumunta sa abroad, magamit nyo yung TESDA Bookkeeping NC3 certificate. At bago tayo magtapos lahat, idadagdag ko lang ho ito. Ayan. So sabi dito ng BIR sa Revenue Memorandum Circular 22-2004. Ang liwanag ng binabanggit dito, ito pong circular na to, ayan, ay in-issue. Ha? Para daw magkaroon ng definitive rule tungkol sa differences between tax code at yung mga BIR rules and regulation at saka ho yung ang tawag ngayon ay Philippine Financial Reporting Standard. So, binabanggit dito ng BIR Commissioner, dagdag kaalaman, ayan, paggagawa daw ho kayo ng lahat ng klase ng BIR forms, including na po dyan ang financial statement. Isa lang ho ang rule, taxability of income,
and deductibility of expenses shall be determined strictly in accordance with the provision of the tax code and the rules and regulation issued implementing the tax code. At yan po ay may Supreme Court decision na po. Papakita ko sa inyo yung Supreme Court decision. GR number 183408. Ito po ang sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, to be clear, para maliwanag sa lahat, sabi ng Supreme Court, the principles under financial or business accounting in theory and application, pati sa theory at saka paano mo i-apply, are not necessarily interchangeable with those in the tax accounting. Hindi ho pwedeng pagpalitin. So, ibig ko lang sabihin, napakaganda ho ng business ng mga CPA na magiging expert pagdating ho sa tax accounting. Bihira ho ang may alam sa tax accounting at bihira sa lahat ho ng sa buong Pilipinas na ang mga taxpayer may accounting rules and regulation. Hindi ho na ma-maximize na dapat meron silang accounting rules and regulation para ma-minimize ho ang risk ng letter of authority, subpoena duces tecum, at deficiency tax assessment. So with that, tatanggap ako ng... Andi dito ba si Lovely? Yes po, sir. Lovely, baka meron gustong magtanong. Mga libang tanong lang. Ayun po, sir. May nagtanong po si Sir Joey sa message po natin. Sabi niya po, when is the sale be reported? Is it at the date of invoice or the period date of 2307? There are those who tempted to report it at the time or period date of 2307 to have an amount to be used as deduction from income tax as well as from VAT or percentage tax. Okay. So ngayon, sabi kung babanggitin natin, Joey, dalawa kasi yung magde-declare. Ang unang magde-declare yung seller, tapos yung buyer, kasi yun yung sale. Okay. Ang tanong mo, kailan i-de-declare yung invoice? Papasok ngayon tayo sa new civil code. Tsaka isulat nyo to, RMO 20, nakalimutan ko yung number. Merong in-issue ang BIR na rule at ito ay based sa civil code. Paalala nyo lang sa akin para maibigay ko sa iyo yung revenue memorandum order ata. 22-2006. Ano ho yan, kasama sa new civil code natin o civil code. Sabing ganon, para magkaroon ng sale, may apat na elements. Joey, may apat na elements. Number one, ikaw yung may-ari ng goods kung ikaw yung seller. Number two, dineliver mo yung goods. Number three, yung buyer, inaccept yung goods. And number four, binayaran ka. Yun yung sale. Kaya lang, lumabas yung is of paying taxes. Binago nila yung rule. Sabi, pag nag-issue ka ng resibo, okay, paano nagkakaroon ng issuance of receipt? Gumawa ako ng resibo ngayon, nilagyan ko ng date, July 9. Hanggang ngayon, hawak ko pa yung resibo. Hindi ko pa binibigay doon sa buyer. Ire-record ko na ba, Joey? Joey, buksan mo yung mic mo. Dapat po sana hindi. Hindi talaga. Kasi wala pang delivery. Hawak mo yung resibo, July 9. Ang nilagay mong date, tinype mo na. Excited ka, magkakaroon ka ng sale. Pero hindi mo na-deliver ng July 9. Na-deliver mo July 11. Kailan mo i-re-record, Joey? 11 po. Yes, kasi kailangan may acceptance. May meeting of the minds. Unconditionally, yung acceptance. So, hindi date of receipt, date of invoice, kundi date of received acceptance nung buyer. Yun ang sale.
So ganun tumakbo batas natin. Hindi sa 2307 kasi in 2307 payment na 'yun, sir eh. Pag may payment, wala ka ng accrual. Eh sabi sa batas, ia-accru mo eh, yung invoice mo eh. Maliwanag ba, Joey? Opo, sir, again. Salamat sa tanong mo, Joey. Punta ako dyan sa Bataan. Yes po. Welcome po, welcome po, sir. Another question? May kasunod po na question si Sir Joey po. The sale invoice date is in 2023 and reported only in 2024. Is there a need to amend the 2023 return or will it be fine if not? I-amend mo, Joey. Under declaration ng sales ng 2023 yan. So, meron kang misrepresentation na yan kung talo ka dyan. Another question? Wala pa po. Sir, kung may mga question po, you can raise your hand po or message lang po kayo dun sa comment natin po. So, kung wala na, so nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-si-attend sa araw na to. At sana ay marami kayong napulot at magamit sa inyong paghahanap buhay. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.